Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, sa mainit na hapon mga kaibigan, welcome sa inyong programa ang Radyo Mindanao. Astig! Ito lamang sa Radio Philippines Network, DXXX sa Buanga City. Alas 5 po lamang, isang oras tayo magsasama-sama para sa iba't ibang kuro-kuro opinion at balita. Hello! Mayong hapon ka ninyong tanan mga kaisunan. Ano yan abunta sa atong tulumanon, kineng Radio Mindanao Astig. Og kumusta mong karong adlaw mga kaigsunan? Medyo init-init ang adong kalibutan. But anyway, asa mong karong dabit? Kami muhangyo, musangpit kaninyong mayong hapon, kaninyong tanan. O nang inaot lang gihapon kita, nga naalang gihapon to sa mayong panlawan, sa mayong panguna-una, sa mayong pang-isip. Og tanan-tanan nga hinaot nga sige lang gihapon ta, naghimo og kayuhan para sa atong pamilya, para sa atong kaugalingon og sa tibok nga kining lumulupyo nga naatadya sa atong barangay. Og mga kaigsunan, ang atong programa kada adlaw dyan na siya gikan Lunes hantod Biyernes sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao Astig. Oy, napakainit ha mga kaibigan. Hindi natin malaman yun. Ayon takbo ng klima. Init din sa tua, dito pero, sa Luzon. Tama. Oh, talaga naman. Oh. Grabe. Talagang ganyan. Pag umuulan, di ba? Grabe yung baha, lalo-lalo na sa Marikina. Solusyon, ana? Magulat na may wala. Solusyon. Ang solusyon dito, itigil natin yung paggamit ng mga fossil fuel. Kasi yan ang nagdudulot ng environmental pollution. Kaya naman matindi. Matindi ang pagbabaha ngayon dahil mas mainit ang ating mundo. Pag mainit ang ating mundo, natutunaw yung yelo. At mas marami ang tubig na napupunta sa atmosphere. At yan ang nagdudulot ng baha. Kaya napakahirap. Pero mas matindi sa Maynila dahil talagang grabe. Maraming mga nagsilikas. Pero maganda naman yung kanilang mga evacuation areas, centers. Dahil meron silang mga modular tent. Eh, sa Sambuanga, wala. Parang maganda yung tent nila, no? Tama, o. Oh. Anyway, sa ngayon mga kaibigan, nagkakaroon ng pagpupulong itong Senado tungkol dito sa iskandalo sa PTB4 at sa Department of Tourism. Grabe naman pala ito, kaibigan, matindi. Imagine yung People's Television 4 nagbigay ng advertising worth 60 million, more than 60 million, sa Bitag. Sa Bitag na pag-aari nitong si Ben Tulfo. Nakapatid naman ng dating DOT Secretary Wanda Teo. Wanda Tulfo Teo. At ang nangyari dito, siyempre, kapatid sa kapatid, di ba? Oh. Bakit ibibigay ng PTB4, yung Department of Tourism contract, sa isang block timer ng Bitag? Sa kanila mismo, sa PTB4. Di ba? Meron pong ganun. Oh. Tapos ang sabi pa ng PTB4, sila daw ang nag-isip kung kanino ibibigay yung advertisement ng Department of Tourism. At naisip nila ibigay
sa kapatid nitong si Juan de Teo na dating sekretaryo ng Department of Tourism. Eh, yun ang problema ron. Lutong-luto ka sa sarili mong mantika. Aba. Ay, mayaman sila. Ayaw nila kunin yung pera. Dapat dito, mga kaibigan, merong managot. Hindi pa pwedeng ganito. Di ba? Imagine yung bitag, black timer yan sa PTB4. Tapos yung PTB4 pa, ang gumawa ng kontrata ng Department of Tourism na worth more than 60 million upang ibigay sa bitag. Napakatanga niyo. Putang ina kayo. Grabe. Ay, talagang matindi, mga kaibigan. Matindi. Hindi naman yung taga PTB4. Hindi diba? Natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Alam ka naman bakit ibibigay ng PTB4 ang more than 60 million na television ads sa isang black timer sa kanilang sariling television. At yung head ng DOT noon, yung kapatid pa ni Ben Tulfo ng bitag, di ba? Anyway, pakinggan natin, mga kaibigan, ha, kung makapag-hook up tayo dyan. Tignan natin kung kaya natin makapag-hook up upang mapakinggan ng mamayan ng sambayanan ang nagaganap na Senate hearing sa controversial na 60 million ad placement ng Department of Tourism sa PTB4 na napunta sa bitag na kapatid naman ng dating sekretary ng DOT. Tariteo na ibabalik. Ito, nagsasalita si Senator Ontiveros Riza. Niya sinasabing hindi ibabalik. At hindi po tayo magdedebate sa legalities na kasama ba siya o hindi. Dahil precisely, ang tinatanong po ng chair para sa buong komite ay yung usapin ng conflict of interest. Kung saan hinihingi sana na sa lahat ng chair, lahat ng resource persons na magkakamag-anak ay to do the right thing. And sana hindi maiwan sa hindi lamang isosoli ng mga Tulfo ang pera. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, can I clarify this? Just wait, wait. That will be the defense on the part of the Tulfos. Yes. We are here to find out, as you say, that we don't repeat a situation where conflict of interest is lightly regarded. Again, whether we like it or not, from what I'm hearing here, mukhang ang dapat reforma yung Channel 4 lalo, no? Dahil bakit sila naglalako doon sa black timer? No? Balinaw. Tama yung mga kaibigan. Dapat meron pala 60 million ads yung Department of Tourism sa PTB4. Aba, dapat doon nila sa PTB4 mismo. Gumawa sila ng segment at doon nila ilabas. Ang problema yung PTB4 pa mismo ang nagbigay ng advertisement na dapat sa rin mapupunta sa kanila. Ibinigay nila sa black timer na kapatid ang kumpanyang bitag. Pag-aari ng kapatid dito si Teo. He's not here. I think there's been enough said by Mr. Tulfo na right now he stands by his ground na hindi siya magsasauli because he feels that he has done nothing wrong. That is up to him. It's a free country. He would have to face the music when it goes to the proper tribunal. Yes, Mr. Chair, let me just state the fact. Ito ho, wala pong conflict of interest po kung tanong niyo sa amin. Kasi una sa lahat, wala ho kaming kontrata sa DOT. Well, we're going to open here at 3 o'clock and the tables have to be arranged and I'm sure, have you had your lunch? I have not had my lunch. I haven't. Okay, welcome to the club. Anyway, the point here is what has been stated here, like I said, your conflict of interest definition would have to be elucidated, would have to be enhanced when you go wherever this case is going. There's no point in arguing about whether there was conflict of interest or not. I will just go by the facts. Clarification, Your Honor? Sure. Yun hong pinakita nyo kanina na yun hong May 6 to August 18, August 14 to 2018, PTB program ratings. Ito, mga kaibigan, nagsasalita yung executive ng bitag na si Ben Tulfo. Kasama ho roon. Yung kapatid ni dating DOT Secretary Juan de Teo na kung saan ay naglagay ng 60 million ads sa PTB4 at ibinigay naman kay Ben Tulfo. At si Senator Richard Gordon ang nagsasalita ngayon. Hoy, parang lumabas, hindi po effective yung aming programa. But if you look at, that's why... See, when I said that last night, hindi ako sigurado dyan. Yes. And my staff can tell you that, no? Yes. I said, get me
the time when they were advertising. Yes. And I got that. And I said that here. Yes. Because I wasn't sure about what they were saying. Nakikinig po kasi yung mga tumatangkila po sa amin, parang ang dating po niyan, eh, walang effect yung kilos pronto sa dami po, sa milyones pong sumusubaybay, hindi lang po sa TV, kundi sa social media, sa YouTube, na shinare ho namin, ganun din sa aming new media, multimedia ho kami. So, nakita ko rin what, the US Cups, eh, tagal na ho na wala ang US Cups, production ho namin yan eh. So, nasa kulelat, eh talagang nasa kulelat kasi wala nang nanonood noon dahil wala nang programa. Wala programa. Yes, wala nang programa, sir. That's why in fairness, to me and to you, yes, sir, I presented, I wasn't sure of the facts because, you know, it doesn't apply. It covered the time. That was the only thing that we got last night. And I said, give me the facts as it was at the time it was showing. So if there is a mistake, it is my fault because I did not check kung may programa pa kayo noon. Because dapat alam ko na, they've kinansel nga yung maybe that's the reason, I don't know. But I did get the actual time period. Isang clarification pa ulit, Your Honor. Yung sinabi ni Senator Hunter-Barris to do the right thing. Kami ho, we do the right thing. That was your sister who said that. Yeah, kami ho, kami sa aming sa BTAG ho, sa BMUI. BTAG Multimedia Unlimited. Ganun ho ang aming standard eh. Integrity, honor, transparency, honesty. So hindi ko po maintindihan kung anong siningit ni Senator Hunter-Barris na para sabihin, I do the right thing. Parang may mali ang ginawa namin. So well, that is her opinion. Okay. And she's entitled as a senator to voice that opinion, and that's why you have the right to say yes, what is on your mind. And on that note, I will close it. All right. Thank you. We are going to have a hearing on the Mindanao case, and I will just get the documents. I think I've heard enough insofar as this is concerned. I have a dozen other cases, what seems like a dozen, because these are big cases, like Tech Mahindra, like the issue on health, the Barangay Health State. Mm-hmm. Wala yung ating signal. Wala talaga pag-asa itong PLDT, mga kaibigan. Anyway, yun ang nangyayari nga dyan sa Senado. Dahil nga dito sa controversial, imagine, mahigit na 60 million pesos na advertising contract ng DOT ibinigay ng PT before sa isa sa kanilang mga black timer. Eto na, bumalik na. Mukhang gutom na si Senator Gordon Mindanao as well as DFP, and I'm just saying that and reiterating it so that everybody is properly informed. Having said Mr. that, Chair, Duty Free is here, Vico Mindanao, Vico Angala of CEO of Duty Free. Yeah, but we will handle that in the next hearing because aabutan na tayo ng ni Senate President Tito Soto at magbabayad ako ng overtime. Hindi naman ako black timer dito eh. Alright. I would like to thank everybody. I think we had a good hearing as far as civility is concerned. There are emotions and obviously we were able to at least be able to vent and at the same time do so as a nation of Filipinos who can disagree but remain friends. So it's my hope that we can continue with the hearing on a more subject. Thank you, COA. Thank you, Yusek Castro. Thank you, Secretary Romulo. Please learn because ang tinalakay ko dito, hindi lang ito, ngunit yung more fun in the Philippines. Yung... All right, thank you so much, Senator Richard Gordon. Na siyang nangunguna dito sa naturang hearing, public hearing about dito sa controversial, napaka-controversial na placement ng PT before ng advertising contract ng Department of Tourism under then Secretary Wanda Tulfo Teo na ibinigay ng PT before sa BTAG na kanilang black timer. Wow. Ay, kung makikitiyan nyo yung mga kaibigan sa Facebook, naku, katakot-takot na pagmumura, inabot ng mga Tulfo Brothers, kawawa naman.
Ah, grabe yung pagmumura ng mga netizens. Ha? Pati yung mga icon, puro angry icons sa lahat ng pages ng mga television media. At pati sa Rappler, sa Manila Bulletin, nandito, nakalagay lahat. Galit na galit yung mga tao. Ay, nako, windfall ang tawag ko dyan. Imagine, ha? Nagbigay yung department. Hindi raw alam ni Wanda Tulfo Teo na mga kapatid niya may-ari ng bitag. lalo na nagkasabit-sabit, my goodness. Daming problema ngayon, ha? Ang pamahalaang Duterte. Tinanggal na, sinibak ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, 20 mga matataas na opisyal ng V. Luna Hospital. Isang military hospital ang V. Luna. Dahil di umano'y sa ghost deliveries, nagkakahalaga ng 1.5 million pesos only. Yan lang ang nadiskubre, sinibak yung 20 mga opisyal, pati yung mga pinuno ng V. Luna Hospital. Pero yung pagkawala ng mahigit na 6 na bilyong pisong halaga ng droga ng Shabu sa Bureau of Customs, okay lang. Diba? Yung nangyari sa Bureau of Customs, nako, napakalaki. More than 6 billion pesos worth of Shabu. Ang milagrong nakalisot. Ay tinago ito sa mga magnetic steel. Itong magnetic steel, ito yung ginagamit ng mga malalaking crane upang i-lift yung mga bakal. Doon, it hollowed pala yun. Hollow, mga kaibigan. Hollowed yung inside niya. Doon, itinago yung mga shabu. At na-discover ito nung naamoy ng mga canine yung warehouse. Pero wala na. Dahil butas na yung hollowed portion ng magnetic steel. Pero may mga traces ng shabu. Ang lalaki nun. Tapos yung iba. Di ba mga kaibigan? Yun, tapos more than 6 billion pesos worth of shabu yan. Nagaling sa mga sindikatong in check. Tapos yung 1.5 million na ghost delivery. sibak lahat ng mga pinuno ng V. Luna Hospital. nung nakaraan, di ba, mahigit na 6 billion din yung nakaalpas na halaga ng shabu. Diyan sa Bureau of Customs. Kaya napilitang mag-resign. O sibakin ba ito? Yung idol kong si Nicanor file doon. Ngayon, si Isidro La Peña nakaupo dyan. Ayos lang. So, nagkalat na naman yung mga droga sa ating mga kalsada. Dapat itong mga incheck na ito, paghahanapin itong itokhang. Hindi yung mga kawawang maliliit na mga Pilipinong maralita na nahuhuk sa droga. Dapat yung mga big shot, yan ang patayin. Yung mga police na involved sa droga, yung mga drug lords na mayayamang involved sa droga, yan. Hindi yung mga small-time drug users at drug pusher. Ang daming patayan sa Metro Manila, lalo na sa Laguna. Sa Laguna, sa Bulacan, yan. Diba? Sa NCR. Kalungkot mga kaibigan dahil yung culture of impunity patuloy pa rin. Ibig sabihin nito, katulad yan, nagpadala ng 6 na bilyong droga, buti yan lang. Marami pang hinihinalang nakalusot sa Bureau of Customs dahil sa pagkakasangkot di umano ng mga tiwaling kawani o opisyal ng Bureau of Customs dyan sa Maynila. Dyan yan sa port area. Posible sa North at saka sa South Harbor. Yan ang itokhang nila, yung mga nagpalusot ng mga droga. Saan yung nilagay? Sa container ba? Malaki, hindi maliit na container yan. Yung malaki pa sa iyo container, malaki pa sa iyo magnetic steel. Yung bilog na, pinambubuhat nga ng kotse yan. Diba? Ang gamit niyang kuryente. Pag dumaan sa kuryente, magkakaroon ng strong magnetic current yan. Imagine, yung pala, puro droga yung laman. Dako. At ang matindi nito, nakalusot. Yung sa biluna naman, ghost deliveries, yung mga prosthesis. Ito yung ginagamit ng mga naputulan ng mga sandalo, ng paa. Magkaroon daw ng ghost deliveries na naghalaga ng 1.5 million lamang. At nabuko to dahil merong whistleblower.
merong isang dumulog sa Malacanang at nagsumbong. Ang masakit nito, bakit hindi naamoy ng Armed Forces of the Philippines yung anomalya kung meron man dyan sa Viluna? Bakit hindi na naman naamoy ng intelligence service ng AFP, ng intelligence community, na within your compound, may nangyayaring milagro? Kung walang whistleblower na nagpunta sa Malacanang upang magsumbong, di hindi naman malalaman yan ng Armed Forces of the Philippines. Naalala ko tuloy yung Marawi siege. Hindi nila alam, may mga rebelde na pa, may mga maotit ISIS na pala doon sa loob ng Marawi. Nakapag-imbact ng maraming armas, maraming bomba. Grabe. Kawawa naman yung Armed Forces of the Philippines. Pati yung Department of National Defense. Diba, dadaan yan sa finance, dadaan sa... Kasabot-sabotan. Imagine, 20 yung sinibak at ngayon ay naharap sa court-martial sa halagang 1.5 million. Nag-iimbestiga pa rin kung ano pa ang ibang anomalya. Grabe. Ibig sabihin ng mga kabigan, nangyari ito sa kapanahunan ng Pangulong Duterte. So, walang takot. Yung mga korup. Nandiyan dyan pa rin. Walang tigil. Dahil nabuko. Pati yung droga, walang takot. Kahit na si Isidro La Peña yung nakaupo sa Bureau of Customs, tuloy pa rin ang smuggling ng mga droga. Galing siya sa PIDEA. Itong si La Peña, mga kaibigan. At inilipat siya dyan sa Bureau of Customs nang matanggal itong si Nicanor Feldon. Si dating Navy Captain Nicanor Feldon. Isa yan sa mga poses noon, sa mga mutineers na idol natin. Tapos, ganun pa rin. sa Bilibid, tahimik na rin. Wala tayong marinig ngayon sa Bilibid. Tuloy pa ba droga dyan? Alam niyo, itong droga talaga. Itong droga talagang walang ibibigay na kabutihan ito, mga kabigan. Ay, nagkumagay sunan. Inani lang gihapunta handon paghanturan nga karon sa udugay naman na ng ginahimo sa mga ubani ha. Pero karon lang ba nga nagkabistuhan ay na ba? Ay, nagkaroon ubani nga manipsip na ang ubani nga aron o malimbing na ang ubani aron nga palakas-lakas nga na dugay naman ang ginahimo kanang mga sa sundalo pananglit nga na ay mga pondo dito nga kulang na sila pondo maging muna sila kuan itong mga butcher na nga kaagi man tag finance una na sa entag sa kabulan finance di sa mua sa kagsunan sa pagkasundalo syempre huwag maabot gani ang pondo kami na maghimog mga butcher kami maghimog mga unsa-unsa nga ani nga pilaka rim nga band paper ribbon pero wala na siya. Dili na siya mga tinuod nga na ay maabot. Ang kuhaon nito, ang kuhaon lang nito, kanang pondo ba, gikan dito sa kahitasan, aron nga makuha itong pondo dito, aron pag-abot dire, na anay ika, himuunan nilag mga, panggasto sa mga mission, dili kay nga, na ay mga dealer kuno, na ay mga dealer, na ay mga kuhaon nga, matod pa ngayon, mao nang ingon silang ghost delivery, pero wala na siya i-deliver, mga kagsudan. Araw makuha lang mang pondo, dugan na naginahimo. Panahon, pasukan pa sa kupong-kupong na ginahimo na nga nung karun lang man na ilang na buwan. Mao nang na ay usahay kinilaging uban, nga inana na silang magpalakas, pero ginahimo na dugan na naginahimo mga inana, klasihang mga pagkuha unsaon pagkuha ni mas pondo. So mao kana maalas ni ngali pod gatong tong mga official dito sa Biluna mga gisunan ngon nga sila panahon pa ni Yano nga General Yano sa una nga kay dagane magpa-hospital da dagat Biluna mamatay na lang in taon ang mga sundalo dito kay wa may naon tambal dili mamayo ang pasilidad dito nao. Sa ambod lang karong mga eksyonan, sa nakahay basig, kumpleto na pong mga ikupahe dito, mga facilities na dito, o naanabay mga mura pong mga private hospital nga kumpleto. Kay sa panahon nga dito ta mga eksyonan, pastil na no,
maantol pa ni General Llano sa una, katong servisyo pa siya nga, nag-speech siya dito sa Ginaldo mga kisuna, ay, ka na nga itong untang makuha na. Mahimo ng sophisticated na nga itong biluna kay na ay mga sundalo yung taon nga magpa-hospital nila, mamatay na lang yung taon kay wamay na yung tambal. Sa mga tambal nga na ay mga ghost delivery nga na ay delivery, pero wala ang na ay multo. Lagay sa mga inana na siya. Bawal. Bawal man ito mga kagsunan. Sa una pa na, ginahimo na nila. Karoon lang nila na hikayaan. So, karoon lang nila nga na sabtan, na hibuan. Ngayon na nanday na siya. So, mau ka na mga kagsunan. Kaya nasayon mga taon sa akong pagkuhag pondo dito sa taas mga kagsunan. Muhimo mga kag-voucher dire. Ha? May mga kag-voucher dire. Una, muagi na siya accounting. Muagi na siya finance. Balik na po sa accounting. Pagbalik dito sa finance, o kwarta na. O, niya ang deliver. Ang katong, unsa ni, katong partner ni mong asa ka yung tao nga magkuha o mga commodities o unsa mga parang pang-opisina, pang-logistic nila nito, kuhao na kung wari, pero daily at tinaas tinood. Araw makuha lang itong pondo ba? Araw na ay magamit ang usa ka mag-opisina sa sundalo mga kagsunan. Yan na siya. Tagaan lang itong gamay ang dealer. Ako nung panalid ang ngalan sa dealer nga Pedro. Pedro Enterprises. Mauna na. Wala ito itinood nga nag-deliver ito mga kagsunan. Aron makuha lang itong pundo ba. So mga kagsunan, mabalik ang atong tulumanon pagkahuman ni ini. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXXX Zamboanga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dagna na itong mga kagsunan, alas 2:30. Kamulugya po naminaw sa ating tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Lagi, nangita ta sa itong mga bugas, murag amod lang katingali ang probinsya na ito, no? Diha sa mga Zamboanga, Sibugay Province, Del Sur, Del Norte. Daga magbugas mga tingali diha. Panlagi diha, lungsod na lang Zamboanga, mga kagsunan. Murag wala naman tayo mga bugas diha. Murag gamahal-mahal na. Nahimo nag dito sa mua sa Ayala, mga kagsunan. Na ay sa isinta. Una, umalit ka dito sa pika, si Tinta. Ha? Ang bugas ka ng commercial rice, madun pa sa New Food Authority, New Food Authority, National Food Authority, nga naanay mga bugas, mga kagsunan, apan lagi kulang lang gihapon ka na. Ang pangitaong mga sa mga tao nga commercial rice man, lagi mga usahay, ganyan mga tao diyan sa lungsod sa Zamboanga, pilian man sila, di kain na sila mo, mo kubit niya ng NFP, murag lahi ang baho-baho ba, murag dilit sa mayo. O niya naapay mga bugas nga gikan, katong mga commercial rice nga gikan diyan sa nangangang Zamboanga, Sibugay, Udilsur, diyan sa mga Mulabe, sa mga dapit diyan nga na ay mga diyan sa Siayan, dahil mga bugas diyan, diyan ang dipolog mga kaisunan. Ang buto, asa na nung magkaroon mga bugas, o kanin na nangyali gitaguan sa mga traders na ito, mga negosyante na ito nga, baligyag o bugas. Mauna nga kaneng nangita sila mga yung unsan eh, kanang solusyon kung saon nga pag marimedyohan kaneng nagkalisod-lisod ang mga tao nihan-nihan ang lungsod Zamboanga gumikan sa gamay ng taong bugas. Dili lang diha sa lungsod Zamboanga, anto na dito sa Basilan, Sulu o Tawi-Tawi nga lagi nagkalisod-lisod sila sa pag
palit o mga bugas na gaya na yung abilitaan ng usahay nga taga 5 kakilo na lang in taon ang authorized sa usa ka pamilyang kining paliton o bugas magkaigsunan lungod lagi sa ka wana kaayoy bugas diya sa atong palingke. Una, matod pa sa uban nga gumikan lagi kay ka dili pang panahon tak na nga harvest season karon sunod bulan pa daw kaya nagpangtanom na ang mga farmers nato, mga mag-uuma nato nagtanong og mga humay una plus pakining na ay mga baha-baha mga kaigsunan mao na nga na shortage sa bugas na diri sa lungsod sa bang nga magsunod wala ipang probinsya nga lagi ambot na ang umatog pa sa ubang na may mga bugas ng ambot apan lagi kulang ang ubang pa may abot na lang yung tao ng sako ang bugas pa pa na doon pa sa mga istorya-istorya ni anang mga kilid-kilid pa ano nga kamo po niya malipay po mga tao po niya kaya lagi inayin yung panahon na lamig ayoy katog no. So, mo lagi ang atong balita-balita karong panahuna, karong hapuna, gumikan niya ng mga panghitabo nga usahay malisang daba nga nung nagkainanin naman ta ang atong kalibutan mga kaigsunan. Nagbangani nga unsani, ang ubang lugar nga kusog kay mga linog o niya, daghan mga matay sa mga dakong nasod mga kaigsunan. O niya, naapay mga kinilaging baha, magulan na gani na, pastilan, mga kasi nukusog, bundak ang ulan nga, tagpila mga kamang oras. Sa unang nga, wamantaka tilaw, anang nga, pila ka oras magulan. Ang problema, umulan na, nag-blackout pa. Yan na, yun. Di ba, kagabi, mga kaibigan? Ay, ho. Ha? Grabe yung... Dalawang beses. Ilang beses? Dalawa? Dalawa. Oo, ilang oras yan? Dalawang oras. Grabe. Meron akong electric fan. Ano, eh. Oo, dapat mga kaibigan, mag-invest kayo dun sa rechargeable electric fan. Lalo na kung yung mga pamilyang may mga anak maliliit. Wala tayong maasahan sa bangkaroteng Zamboanga City Electric Cooperative. Alam niyo mga kaibigan, anong kapanahunan nitong si Engineer Ledesma nang siya naging General Manager? Aba, ang utang ng Samcelco noon ay nasa mga a little over 1 billion, mga 1.1, 1.2. Oo. Eh, nung tinanggal siya, nung umalis siya, nag-resign dahil problematic nga yung Samcelco at pumalit itong kusino-sinong pumalit. Aba, ang utang ngayon ng Samcelco, mga kaibigan, mahigit 2 billion. At 2.2 billion na yata. Yun, anak ng pating kayo. Ang ginagawa pala ng Samcelco para magkaroon ng kuryente at makabayad ng utang, uutang upang ipambayad sa utang. Paano ba babayaran ng Samcelco yan? Non-profit ang Samcelco, kooperatiba. Diba? Ang kawawa dito, tayo mga consumers. Tapos andiyan dyan pa yung mga lintek na mga hindi nagbabayad ng mga kuryente. Yung mga nakatago yung metro, yung mga nagnanakaw ng kuryente. Ako, yun ang problema. Kaya nga ilang beses natin sinasabi, mag-resign na kayo. Ikaw, si Ancheta, si Sahi, at yung iba pang mga members of the board. Siguro maliban lang dito kay Ricky Lim. Yung isa sa mga talagang nagpupursiging... director ng Samcelco na ang iniisip ay kapakanan ng publiko. Lagi nating sinasabi ang problematic na Samcelco yan eh. Talagang hindi makakolekta. Ang tanging solusyon dito, yung IMC, kalimutan nyo na. Hanggat hindi natin nakikita kung ano yung gusto ng mga board members ng Samcelco, kaya siguro hindi matuloy-tuloy itong IMC. Gusto nila pag may pumasok na investors, sila pa rin ang mga nakaupo. Kakapal na. Hindi pa pwede yan. Ang dapat nating gawin sa Samcelco ngayon mga kaibigan, isa privado na. I-privatize ang Samcelco. Yan ang tanging dahilan kung gusto nating manumbalik sa healthy ang lagay ng kuryente.
sa Sambuanga, privatize nyo. Sabihin na, eh kung naging private yan tulad ng Meralco, tataas ang kuryente. Tataas nga ang kuryente. Tataas sa sigil ng kuryente, pero minimize naman ang blackout nyo o wala. O diba? Siyempre lahat yan may kapalit. Gusto mo magandang serbisyo, dapat tayo magbayad. Kung gusto mong pangit na serbisyo, bulok na serbisyo, eh di mag-stick tayo sa Samselco. Di ba? Simple lang yan mga kaibigan, i-privatize yan. Ha? I-auction na yan Samselco. Tanggalin na yung mga dapat tanggalin dyan. Yung mga walang silbi. Ha? Dahil imagine, lolobo ang utang ng bangkaroteng Samselco. Walang mangyayari dyan. Yung IMC, hindi miracle drug yan. Ah, para maging mawala ang problema. Ah, sino mag-iimbest sa inyo ng 2 billion? Ah, tapos gusto nyo, kayo pa rin mga nakaupo dyan. Diba non-profitable yan, diba? Oo, non-profitable. Kung gawin nila parang alam mo, every time na mangungutang ang Samselco, merong interest yan mga kaibigan. Saan kukunin ang interest? Sa atin pa rin. Tayo mga nagbabayad. Samantalang mula noon hanggang ngayon, wala akong narinig na merong nahuling nagnakaw ng kuryente at idinemanda. Wala. Bakit? Kasi wala kayong mga bayag. Ha? Yan ang katotohanan. Nahuli mo na, nag-tap ng kuryente, tinanggal nyo lang, wala kayong action na ginawa. Kaya maraming mga magnanakaw ang namimihasa. Ha? Maraming mga illegal connections. Magdala kayo ng pulis, magdala kayo ng sundalo. Ah, talaga putulin ninyo yan. Pag inulit pa nila, nako, putulin nyo uli, pero tuloy-tuloy pa rin ang demanda. Imagine mahigit 2 bilyon ang utang. Eh, paano iti-take over ng NEA? Wala kang kwarta NEA, puro din, sabit-sabit din sa skandalo ang NEA. Ah, ilang engineer nang ginawa nilang OIC sa Samselco, tinanggal din. Bakit? Eh, daming anomalya, daming skandalo. Oh, yung noon, yung mga board of directors noon, yung general managers noon, yung mga pagsibili ng mga luxurious car, mga luxury car. Oh, na-demanda ba sila? Wala eh. Yeah? Wala mangyayari talaga. Hanggat nandiyan dyan yung mga taong hindi dapat nandiyan eh, walang mangyayari sa Samselco. Ang kawawa rito yung mga consumers na maliliit. At dahil hindi naman nila magalaw yung malalaki, wala silang magawa. Dahil wala nga silang yag balls. Ba yung system loss, sinapakalaki bayaran natin? System loss, malaki. Mataas masyado dahil nga sa nakawan ng kuryente. Ay, ano babayad niyan, yung nako ng kuryente? Tayo. Ah, naka-add on yan. Ang ginawa nila, binibreakdown pa nila, pinaghati-hati nila para hindi masyadong malaki. Grabe. Ah, sakit na yan. Cancer na yan sa Samselco. Walang mangyayari dyan, mga kaibigan. Ah, tandaan ninyo sinasabi ko, hanggat hindi napapalitan yung mga tao dyan, hanggat walang bagong may-ari ang Samselco, lalaki yung anak ninyo, kung ano yung nasimula ng malaliit na anak, hanggang paglaki nila, ganun pa rin. Bayad sila ng bayad ang utang ng Samselco. Eh, bumili nga ng mga generator set, hindi naman magamit. Grabe. Kawawa ang mga consumers. Tapos mag-general assembly kayo. Oo. Ang umaatin, 12, mga hindut kayo. Meron ba ganun? General assembly, 12 tao umatend. Tapos, ako. Tapos meron pa mga pakawala dyan. Kunyari, magtatanong, pabor na pabor sa kanila. Hindi naman bobo yung mga tao. Diba cooperative yan? Eh, yeah. May in charge din sa cooperative na yan. Ano ba yung may ahensya na nga ng pamalaan na cooperative development? Parang nasa dulo ng dila. Ilabas mo yung dila mo, tignan natin. Lahat ng mga problema tungkol sa cooperative ay pasukan ng isang ahensya ng ating pamalaan. Hindi lang yung NEA. Yung mayroong, I don't know, kalimutan ko lang talagang lagi akong pumupunta doon sa mga... Ilabas mo nga yung dila mo para makita natin kung ano yung nasa dulo ng dila mo. Ah, open your mouth! Yun. Wala pa rin eh. Cooperative Development Authority pala yan. Di nakita ko kagad. CDA. Yan. Yeah, CDA. Oh, palagi akong nagpupunta dyan. Kung may problema yung co-op, yung co-op. Okay. Sila ngayon ang mag-aayos. Ganito yan, brother. Ganito yan, mga kaibigan, ha?
lahat ng mga reklamo sa Samsel ko, blackout, ang laki ng utang, IMC, yan lang ang naririnig natin, NEA, takeover, IMC, failure, bidding. Ang dapat na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dyan sa kooperatiba, sa Samselco, buksan ninyo yung libro, yung accounting books ng Samselco. Inspectionin ninyo kung saan napunta yung salapi ng Samselco. Yung mga deposito na ibinibigay ng mga consumers, yung one-month deposit, hanapin nyo kung nasaan. Buksan ninyo ang accounting books ng Zamboanga City Electric Cooperative. Lahat, buksan at imbestigahan yan. Yan ang dapat na ginagawa upang malaman natin ang katotohanan. One-month deposit, napakaha. Meron yan kasi order yan, nasa batas yan. Oh. Lalo na yung mga laging hindi nakakabayad on time, hinihingian nila ng one-month deposit. Yung one-month deposit na yan, na katumbas yan ng isang buwang electric bill mo, hindi dapat ginagastos yan. Nakatago yan. Yun lang ang tanong ko. Pero by yun? This time, I don't believe na nakatago pa rin yan. Baka pati yan naubos na. Kaya kailangan imbestigahan yung libro ng Zamboanga City Electric Cooperative. Lahat wala . Walang nagsasabi ng ganyan sa mga opisyal ng pamahalaan dito sa Zamboanga. Wala. Ang lagi nilang sinasabi, take over na ng NEA. Magpadala na kayo ng tao. Tama. Maggawa na tayo ng IMC. Magbidding na tayo. Yun ang lagi sinasabi. Dahil ang daming utang. Pero walang nag-iisip, buksan ninyo yung libro para malaman natin kung saan napunta yung mga salapi, kung bakit lumobo ng lumobo ng lumobong utang, at kung magkano yung interest na binabayaran natin. Buwan-buwan, magkano. Kawawa ang mamamayan. Kawawa yung mga pulubi. Tayo, isang buwan tayo hindi magbayad, putol kagad . Pero yung mga matataas, ang laki ng utang. Hindi nila maputol-putol. Bakit? Bakit yung mga may hirap ang tinatarget ninyo samantalang yung mga laking kumpanya, wala, yung mga ahensya ng pamahalaan, wala kayong ginagawa? Puro kayo extension, extension, extension. Kailangan niya may political will. Wala, hindi yung maliliit ipon, lamang. Wala may ngipon, mao. So, ambot nga nung ina naman. Wala, hindi naman unfair na sabihin mo walang ngipon. Wala yung ngipon. Meron sila pustiso. Alagi, pagkag siguro ano, munag katong sa una bang diha ko, sige, uban-uban niya ng sa dar, no, naman na sila yung mga nagpasimuno niya ng mga kooperatiba. Apil na diha ang basta ngalan ng kooperatiba, basta lahat tanang mga ngalan ng kooperatiba, apil na diha ang mga electric cooperative or mga magsasaka o sa badiha, mga guma or basta koop. Ang sige diha ang gasusi kung naay gani problema niha ng problema gani diha sa Basilan nga naay koop diha nung nagkakuyog ba ko sa una bilang reporter nila diha ang natin radio station nila sa una misunod man ang kining CDA nga dito ilang gipang tanaw ang mga records, ipang tanaw ang mga inani-inani, unya pagkahuman, ay inani atong buhaton. Og bananglit nga kanang inyong kooperatiba nga dili mo na mawalay income, kambiyuhan nato na, himo nato ginani, himo nato nagana. So, mao na tingali nga wala man ay income ning walay profit ning sumsel ko mga kaigsunan, ila ito itong himuan na nilang pamagi bagay sao man ang utang sila unang buong pasabot ng utang na dili nila bayaran ng interes na asa man sila mukha ng interes sa interes sa membro membro sa cooperative na di po natin alin ana di ba kinalan og maghimo na sila ga coop kanang naabay po'y income sa gamay lang mga kaigsunan kay lagi maghimo ka coop gamay na man ang murag kambot naba na yung taxes o naba na yung murag wala man tingin alin ano kay cooperative ang guna. So, ginalan, naapunan sila ay income aron asa man din ay pagkuha sa ilang mga sweldo, alangan ay pagkuha sa sweldo gikan sa mga katauhan, ilang serbisyohan. Diba? Mukha ko sila gamay, pero gamay na pinanginalan, naan na sila ay gamay nga interest aron makabayad
sa utang po nila. Kung basig makautang ang pagbalik. Nausahan pag una-una nga, inaan naman ang ilang plano nga, unsaon na lang ka, huwag na ay madaon dito, o unsaon na lang ka, ang transformer, may buto dito, asa man nila kuhaon sa membro na po mga kaigsunan. So, munang hantod ka magka, dako-dako na, una na pa'y mga uban nga, malugig yun mga kaigsunan. Kaya wago na income, plus pakining na ay mga kawatan o kuryente, una plus pa kining katong mga dako-dako nga mga establishment diha ana mga kanang mga sa mga kasundaluhan natong opisina usahay nga magbayad installment man ilang pagbayad mahulat man nag pundugikan dito sa Manila magagsunan sa kinatasan. So muabot sa bagay mabayad na nila pero installment lagi pananglit nga 500,000 ang butang na nag 50,000 ang mabayaran lang ana 10,000 20,000 sunod na bud hantod nga ang arya sana hantod nga di na mahantod nga malugi o magtaas ng ilang kwan mm-hmm. Hindi na si mabayaran. Ibig sabihin nung arrears mga kaibigan do sa mga hindi nakakaintindi yung arrears ito yung mga unpaid accounts o unpaid na utang mo. Yung mga utang na overdue na hindi nabayaran. Nagpapatong-patong yan. Lahat ng arrears magkakaroon ng interest yan. Sana mong kukunin ng Samselco yung pambayad ng interest. Kasi nga, non-profit ang Samselco. Non-profit yan eh. Walang kinikita ang Samselco. Ultimo sweldo nila dyan ang gagaling sa atin. Lahat ng ginagawa nila dyan. Diba? So talagang kaawa-awa ang sambayanan. Imagine 2 billion. My goodness. Nung panahon ni Ledesma, 1.1 lang yan, 1.2. Meron pa mga grupo dyan, parali-rali. Putragas. Parali-rali kayo. Yung pala, may mga personal kayo yung mga interest. Kaya dapat tignan talaga ito ng pamahalaan. Yung ahensya na dapat ay tumututok dito sa problema ng bangkaroteng Samselco. More than 2 billion pesos in debts. Kawawa ang mamamayan. Kaya ang sagot yan mga kaibigan, isa privado. Isa privado na yan. Ibenta na yung assets na yan. Eh dati nga gustong bili ng ano yan eh, ah, 'di ba, ng Robinsons yung mga assets ng Samselco at magpapatayo doon ng malaking mall dahil gagamitin yung lugar. And dami mga magagaling na pumipigil eh. Dahil sila din meron silang interest. Siguro gusto nilang magkaroon ng shares o gusto nilang may mga nilalabi sila. Yun ang matindi diyan. Sa panahon ngayon, ako, ang dami mga negosyanteng mga balimbing. Maraming negosyante sa Buanga. Anong panahon ni Pangulong Aquino? Lahat sila kay Aquino. Lahat sila kay Rojas. Tapos ngayon, nung naging Pangulo si Duterte, lahat naman sila ngayon kay Duterte. Lahat naman sila ngayon kay Bongo. Lahat naman sila ngayon kay Harry Roque. Ang galing talaga manggamit ng ilang mga negosyante, mga oportunista. Ay, nako. Kung saan nagkahano, inala lang usabon bang style niya ng kooperatiba ng Samselco ba? Mahimo na lang nila ang kooperatiba nga kanang naay tubo siya ba? Kanang naay siya ay income. Huwag pangitaan nilang pamaagi, huwag unsaon nga masulbad kanang ilang problema diha. Tama. Diba? Pag tayo, pag tayo pinutulan ng kuryente ng Samselco, alam niyo mga kaibigan, pag dumating ang panahon na sinabi ng mga nagpapautang ng kuryente, hindi na namin kayong bibigyan ng kuryente kasi hindi ka nagbabayad ng utang. Pag nagsabay-sabay yan, walang kuryente sa Buanga. Walang kuryente sa Buanga. So ano ang gagawin ni natin? Wala. Diba? Kawawa tayo. Tinood ka naman kayo. Uy, medyo lami pa mga istorya na ito garoon, Aloy. Pero wala naman daw panahon mga kaigsunan. Ugma na po, magkuyog-kuyog lang gihapon ta o ganilang gihapon siya, manamilit na o pag-ampig ka nun ay. Tama.
Ayun mga kaibigan, maraming maraming salamat. Antay pa natin ang ating mga isyong pag-uusapan. Pero naubusan na kami ng oras, sumisenyas na yung aming technician. Bueno, maraming maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig. Sa Radyo Mindanao, Astig. Dito lamang sa Radio Philippines Network, DXXX from Buanga City. Abangan ninyo yung aming broadcast dyan sa aming media partner sa Mindanao Examiner.com. Ito po yung balingkod, Alasinto, nagsasabing, I love you.